Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa dako pong ito, sa bawat araw, tuwiran po nating pinagsusumigaw na ang Diyos ay tuwirang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoon sapagkat muli ay niloob niya na tayo po ay makaparito sapagkat ang dako pong ito para sa akin ay pahingahan ng ating kaluluwa. Dito po napapayapa ang ating kaisipan at ang ating mga kalooban. Amen po ba? Sa mga titindig po sa harapang ito, sa aking pong mga tatawagin, na udyok po sa aking puso't kalooban, na ipinabatid po sa akin ng Ama kung sino po ang titindig sa harapang ito upang magbigay papurit pa sa salamat sa ating Panginoon at magsilbing inspirasyon po sa ating lahat at magbigay po ng aral upang lalo pa po tayong tumibay at lumalim sa ating pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po mga kapatid, sa mga sandali pong ito, bagamat ang iba po ay may nararamdamang sakit, pagsumikapan po at pagsumakitan po natin na isang tabing po muna natin ang ating mga dalahin upang sa gayon makatanggap po tayo sa nasa at kalooban po ng Ama. Sa mga sandali pong ito, ituon po natin ang ating kaisipan sa magagawa po ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung ang sakit ang ating iindahin, wala pong papasok sa ating kaisipan. Kaya inaanyayan ko po kayong lahat kung papaano sa ating kaisipan, pagnilayan po natin kung ano pong ating mga napapakinggan na mula sa ating Panginoon. Sa mga oras po na ito, nasa ko pong unang tawagin ang tita ko po na asawa po siya ng tito ko. Kung papaano po sa dating buhay, ang dami po niyang tanong sa akin, ba't daw po ako nagtutungo dito? Sinayang ko daw pinag-aralan ko. Na sabi po niya, ba't di pa daw po ako magtrabaho? Kaya isang pagkakataon po na tinapik po siya ng Ama upang patunayan kung ano nga po ba ang dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid na Nora Diaz. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga alagad, sa mga CAPS, Huayra tsaka IT team. Kwento ko lang po yung unang paano ko nadatal sa dambanang ito. Nabali po itong buto ko na to. Tatlong buwan akong binubuwat lang po dyan. Nung una po nagpupunta si Arlene dito, sabi, yung kagaya po ng sinabi niya, ba't niya sinayang pinag-aralan niya? Kasi po hindi ko pa po alam kasi yung gawain dito kung ano po siya, kaya kumokontra po ako sa kanya. Siguro po, tawag na rin ng Ama. Nung unang na-aksidente po ako, sabi na ni Arlene, dalhin niyo siya dito. Alam niyo po, hindi ako kumontra. Sabi ko agad, sige, kailan. Tapos po, pagka-uwi ko po sa bahay, nung pagkabalik ng mangilot sa buto ko, sabi ko, hindi, siguro tinatawag ako ng Diyos, kaya ako nagkaganito. Hindi ko po alam ba't nasabi ko yun. Napatingin po ako sa malayo, sabi ko, Ama, siguro po kagustuhan mo ito. Alam ko, kaya niyo po binigay sa akin to. Kaya ko po to. Napakarami pong biyaya dito. Sabi ko nga sa ipag ko, alam mo, biyaya tong naging, biyaya ka pa, napilay ka na nga, biyaya pa. Nakaupo ka lang dyan. Bakit hindi biyaya? Yung mga taong hindi nagmamahal sa akin, mahal na nila ako. Yung
asawa ko po ngayon, mabait na siya, hindi na lumalakad. Sa bahay na lang. Di ba po biyaya yun? Noon inaawat ko siya, ayaw niya. Ngayon sa bahay na lang po siya. Sabi ko, gusto niyo maling kayo ng asawa niyo? Pupunta kayo kaya po, ilingin niyo sa kanya. Walang pag-aling lang ang bibigay niya. Nung Sabado po, nagsimba po ako rin ng gabi. Dumulog po si Mami Beth. Iniling niya po sa ama na lumalapitan niya ang bawat isa at i-bless niya. Alam niyo po, napag-ganon ako. Pagmulat ng mata ko, inaanap ko yung nag-ganon sa akin. Wala. Napagnilayan ko po nung pag-uwi, ba't daw hindi ako kumikibo? Nagtatanga ako, ba't ako nagaganon? Wala namang nagtutulak sa akin. Siguro sabi ko ang ama yung binibless niya ako. Kaya po kayong mga pasyente, manalig at magtibay kayo. Gagaling kayo. Ako nga po, ni Sainaw, di ko alam na gagaling ako. Sa loob po ng 3 buwan, binubuwat lang po ako dyan. Ngayon po, eto, nakatayo na, sumasayaw pa. Kaya po, magtibay lang pong mga pasyente. Wala pong imposible sama. Lahat kaya niyang ibigay sa atin. Ano mang karamdaman, kaya niyang pagalingin. Isa na lang po talagang hiniling ko sa tuwing ako'y magdadasal. Huwag niya po ako mawalay sa kanya. Pag hindi po ako pumupunta rito, nakakainip, malungkot. Nakakainis pa sa bahay. Dito hindi, masaya. Sabi nga po nung isang alagad, yung pagbabata ko po, eto na, nakatayo na. Kaya po, muli po, maraming salamat sa ama. Kaya pong kunching sa pagpapagaling niya sa akin. Yun lang po. Maraming salamat kapatid. Sabi po sa akin, ayaw po niya mag-share. Ayaw pa po pala niya nun. Bilang tita ko po siya, hindi ko po siya nun niyayaya na magpunta dito. Kasi po, alam ko, tatanggi lang po siya. Pag po niyayaya po siya ng nanay ko, sinasabi po niya na masusunog daw po siya dito. Kaya po, sa hinaga po ng aking isip, hindi ko po iniisip na makakapunta po siya dito. Subalit, pag kumilos po ang ama, ano nga po ba ang hindi magaganap? Amen po ba? Kaya po, nung nangyari po sa kanya yon, pinagpasalamat ko po sa ama sapagkat batid ko yun na po yung kaparaanan upang siya po ay makatanggap at makakilala sa Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung sa simpleng karamdaman lamang po, hindi po siya pupunta dito. Subalit wala po siyang magagawa, hindi po siya makakalakad, hindi po siya makakatakbo. So dito lang po talaga siya. Kaya paborit pa sasalamat sa ama ang aking inaalay sa kaganapan. Sapagkat kung minsan po may mga nagaganap sa ating buhay na iniisip natin, parusa, na hindi mo matanggap. Subalit, kung tinanggap mo yon na isang biyaya, mauhulagpusan mo yon ng may kagalakan. Amen po ba? Ang susunod pong magbabahagi ay isa pong Cups. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Cups Romulo de la Cruz. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Talaga pong napakasupresa po ng Panginoon. Sisilip ka lang po sa bintana, tatayo ka na pala rito. Ang sishare ko lang po sa inyo, yung pong galing po kami ng Ilocos, ito lang pong nakaraang Sabado. Linggo, ano? Linggo po. Bagamat po ang lahat po ng tao tumatawag po sa amin, nagtatanong, napakalakas daw po ng bagyo doon. Samantalang po noong oras po na yon, naliligo pa po kami sa dagat.
Kalmante po yung dagat. Tapos ang sabi po ng mga cops, ang sabi daw po niya po, ang uwi namin ay 9 o'clock. Tapos nakita po namin siya po, nakaupo lang doon, pagkasa ko namamahinga lang po. Nung pong umuwi na po kami, nakita na po namin na yung mga dinadinanan po namin, may nagbagsakan na pong mga sanga. Kaya po pala, tapos na po pala yung bagyo noon. Kung po palang, nung oras po na yun, nung alas 9, umalis po kami noon. Baka po, habang tumatakbo kami sa kalsada, nalaglagan kami ng sanga sa sasakyan at napakadelikado po na yun. Kaya kung magiging mapagmasid lang po sa araw po na yun, yung kaganapan na yun, talagang napakabuti po ng Panginoon. Talaga pong di po kami pinabayaan sa aming mission na yun. Para po medyo umaba yung aking siya, kakanta na lang po ako. Lord, hear me. You worry, pure and holy, drives him through with thanksgiving. I'll be your living sanctuary. Prepare me to be sanctuary, pure and holy, thrives and true with thanksgiving. I'll be your living sanctuary for you. Lord, prepare me to be sanctuary, pure and holy, right and true with thanksgiving. I'll be your living sanctuary for you. Hello. Para po sa inyo lang. Bagi na po kayo yung boss ko, medyo ko. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri. Dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat.
nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi naliligaw. Sa buhay kong siyang tanglaw, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi naliligaw. Buhay kong ito siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi naliligaw. Ang buhay kong ito'y siyang tanglaw at kailanman sa'yo ay hindi naliligaw. Ang buhay kong ito ang siyang tanglaw. Maraming maraming po salamat. Muli po, magandang umaga po. Maraming salamat po, kapatid. Sa iyong pag-aalay sa ating Panginoon, iba yung galak ang kapalit sa iyong puso. Ano nga po ba ang hindi kayang ibigay sa atin ng Ama? Kung minsan po, pagsubok ay isang biyaya po sapagkat sa pagsubok o pagdalisay na ating nakakamtan, marami po tayong matututunan kung tuwiran lamang po tayong makikipagtotoo at magiging tapat sa ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sa mga sandali pong ito, tinatawagan ko po ang may kaarawan, tagabahay pari po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Ana Lakap. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tagasunod, alagad, choir, at sa lahat po. Nagulat po ako noon na, akala ko hindi na po kalooban. Salamat sa araw na ito, na binigyan niya muli ng liwanag at pag-asa ang aking buhay. Sana
sa kaarawan kong ito, ang hinihiling ko sa Ama, huwag niya na akong bitawan, huwag na po akong mawalay sa Kanya, dahil bilang katauhan, nagkaroon ng karupukan sa dami ng pinagdaanan sa buhay. Hindi ko minsan nakayanan. Nung ako nga po'y turanan ng mahal na apo, sa nung may misa po sa Baypare, ang sabi niya, anak, lumabang ka. Inangking ko po yun. Salamat sa Ama. Bago man dumating po ang aking kaarawan, ako'y pinalaya niya. Kaya, salamat sa iyo, Ama, sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin, na hindi mo muli mo akong inakay sa dambanang ito. Salamat sa pakikipaglabang ko na may apong kuntsing na nagbigay buhay. Isa po siya na kinalugda ng Panginoon. Nung ako nga po ay sabihan niya bilang kinalugda ng Panginoon, ang sabi niya, anak, lumabang ka. Ito po ako sa inyo. Kahit po nagkaroon ako ng karamdaman, subalit po hindi po dahilan nang ako po'y wag nang magpunta rito. Kagabi lang po, kabilis po umano ng kalaban. Kausap ko lang po ang aking biyanan. Bigla lang pong nanakit ang aking tiyan. Sabi ko sa asawa ko, hoy kako, pakikuha mo nga kako ako ng isang basong tubig. Sa CR po talaga tinatawag ko, Ama. Sakluluhan mo ako. Dahil po bilang katauhan, hindi ko kaya. Alam niyo po ba, minuto lang po na walang aking tiyan. Kaya nagtitiwala po ako. Na mahal pala ako ng Ama. Kaya po nagsusumakit at nagsusumika po ako na makapunta sa dambalang ito. Sabi ko nga po sa asawa ko, bakit hindi ako kumakain, nananaba pa ako? Kaya sabi nga ng asawa ko, aywan ko sa'yo. Kaya bilang po pakikipaglaban, ito nga awitin ko po sa inyo, ayaw ko pang umiyak. Kasi po, nauna pong inalis ng Ama ang aking pagiging iyakin, kaya salamat sa iyo, Ama, salamat sa mahal na apo na tumutulong at hindi po nagsasawa na maglingkod sa atin mga tagasunod sa may mga sakit. Salamat sa lahat, salamat. Sana sabayan niyo po ako, mga choir, sa aking aawitin na ito. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya, sa piling mo, Ama, buhay ko ay nabago. Anin pang buhay kung hindi ka kapiling, mabuti pang pumala kung wala ka sa akin. Ano man ang Ama ko.
kayamanan sa lupa. Di ko na hinahanap pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw ko. Binigyan niya ako ng kalakasan sa araw-araw. Dinagdagan niya na naman po ang aking edad. Sabi ko nga po, sa edad kong 35. Di ba po, di naman po ako tumatanda, no? Salamat po sa inyo dahil sa Ama. Salamat, Ama. Sana sa pagsusumakit ko po sa inyo, huwag niyo na po akong hayaan na mawalay. At napakasarap pala sa kanya, nasa piling ka, at sa kanya ka lang kumapit. Salamat, salamat sa lahat. Maraming salamat, kapatid, and happy birthday po. Correction lamang po, hindi po ang tiyan niya ang nawala, yung sakit po ng tiyan. Boy po ba ang Diyos? Ngayon po, nais ko naman pong tawagin ang bagong hinirang pong CAPS. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay CAPS Amang Clemente po. Hello. Nakabuhan po ako eh. Magandang umaga po sa mga alagad, sa choir po, sa mga kap na magagandang lalaki. Ako po ay saka pala yung mga pasyente. Kapo. Ang mga sasabi ko po, ang aking maisishare, may babahagi. Yung pinagdaanan ko po ng panahon ng ako ay sabungero. Kahit na ako ay maraming pamilya, eh maluwang naman po ang pinangangas ko po, eh, maluwang naman ang saka ko ka ako eh. Masabong po ako. May mga barkada po ako rito, yung mga kumpare ko sa paligi, saka si Edong Nacruz sa bahay pare. Kung saan po kami nakarating, sa Bulacan na yan, sumasabong po kami. Si yung mga gagaling po kung ano na bang sa baliwag, tinatalo ko, tinatalo namin. Ang hindi ko lang pong atim ng konsensya ko, meron tao na hindi lumalaban ng parehas. Meron po akong nakalaban dyan sa Pumplasan na manok po na
Ang pinanalo ko namin po rito sa paligid, tatlo sa mga kumpare ko. Dapat po nang ang aking manukang malaban, eh may iniisip palang masama ang aking kalaban na binayaran po yung mananari na antari ko pinalihis. Naniniwala po ba kayo ang masama ay hindi pinahintulutan ng Panginoon? Yun po naglaban po ang manok namin merong kalahating oras. Pagdating po ng kalahating oras, nasintensya ang tabla. Hindi rin po nakatuka yung kanya. Ba't po nung mahimasmasan yung kanya na buhay? Yun po akin patay. Kasi po, yung tari ng aking manok kasi nakalihis. Kanya na buhay yung manok. Nabunso lang po sa palo yung kanyang manok. Ganun po ang nangyari. Yung kanya ikako, yung masamang gawain, hindi pinahintulutan ng Panginoon. Ngayon nagpanalo na ako ng tatlong manok. Ikaw, dadayain po. Nasabay po sa akin na talaga ikang hindi ka tatatalunin. Ikaw sa akin. Dalawang beses na ikaw tinatalo mo ako. Ikaw sa akin. Ikaw kasi kako medyo ka maghanap pa kita Bakit mukha ko pinahawakan sa iba yung manok mo sa kama ko lalabanan? Yun po ang nasabi pa sa akin. Gusto kong, kung hindi ako nagpigil, gusto ko pang upakan. pero masama po yung magagalit sa akin. Ako kasi lumalaban po ako parehas Hindi ako lumalaban ng hindi parehas. Magagalit po ang Panginoon pagka ganun. Tatarido rin mo yung kapwa mo, hindi po maganda yun. Yun lang po ang masasabi ko na ang masama hindi pinauntulutan ng Panginoon. Yun po. Kanya po ako. Kahit paano mangyari, ako hindi marunong mag-agrabyado ng kapwa ko lalaki, kakapwa ko tao. Ako po, ang mga anak ko po ay 11, buhay po lahat. Malulusog naman po lahat ang katawan, ang mga pangatawan. Wala pong masasabi sa akin ang mga kababaryo ko, kapwa ko ta lalaki, na ako ay may ginagabyado akong tao. Yun lang po ang masasabi ko at pasasalamat sa Panginoon. Ako, kahit na inabot ko po ang edad kong ito, hindi ako nagkakaroon ng sakit na matindi at hindi pa ho ako na hospital kahit na minsan sa edad ko pong ito. Kanya po ako, alam pong masasabi sa akin ang kapwa ko lalaki, kapwa ko tao na ako inaapi ko ang kapwa ko. Hindi ko po magagawa yun. Kanya po ako, kahit saan ako magpunta, kahit na inaaway nila ako, hindi po ako natatakot. Nakipag-away ho ako sa bahay pare, kinabukasan po, pumunta ako sa bahay pare, nagkita po kami. Hindi naman po ako inaaway ulit. Kasi naalala po siguro, kasiguro, lumalaban ka. Ako po kasi kapag sa katwiran, ipaglalaban ko ang sarili ko. Ano lang po ang masasabi ko. At maraming pong salamat sa Panginoon na ako, inabot ko po ang edad kong ito ay meron din po akong sakunang pinagdaanan. Pero nalalampasan ko po yun. Nga po, maraming salamat sa Panginoon. Ako ay inabot ko po ang edad kong ito na ako ay malakas pa. Maraming pong salamat sa Panginoon. Ganun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Caps, at welcome po sa Kapatiran Divine Mercy bilang Caps. Mapalad po kayo sapagkat sa ganyang edad po ninyo ay nasumpungan nyo ang ating Panginoon na kung iisipin po ninyo bilang may edad po,
parang marapat po, mas marapat po talaga na ang bawat araw ay ilagak sa ating Panginoon. Sapagkat kung tuwirang ibibigay mo sa Kanya ang panahon at oras mo, bagamat may nararamdaman ka, mangingibabaw pa rin po ang kasiyahan. Amen po ba? Sa mga sandali pong ito, nais ko naman pong tawagin ang isa pong alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Lando. O Diyos, amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkataon akong namulat ang aking paningin na silayan ng gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, muli nagbibigay galang at bumabati po ako sa inyo ng isang magandang umaga. At higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos na mandakila, sa ating mahal na Apo Kunching na kinulugdan ng banalang Espiritu, mga alagad, mga kaps at sa mga tagasunod, muli magandang umaga po sa pahapong ito. Ang inyo pong abang kapatid ay di po nais na maging maramot sa inyo. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo kung ano ako sa una kong buhay at sa buhay ko ngayon. Ang inyo pong abang kapatid, lingid po sa inyong kaalaman, isa po ako sa binanggit ng ating kapatid na pagbabahagi pa lamang, isa rin po akong pusakal na sabungero, sugarol po ako. At sa pamamagitan pong yan, ang aking kabyak ng puso ay nagkaroon po siya ng nervyos. Sapagkat, ika nga po, wala naman po akong may pagmamalaking yaman sa aming buhay na ang aking kabyak ng puso, sapagkat ang inyo pong abang kapatid ay isang kahig, isang tuka lamang, katulad po ng manok. Kaya ako po'y nawili sa pagsasabong, sapagkat nagnanasa po ako na baka po manalo, subalit karamihan po talo. Hanggang sa dumating po ang hindi ko inaasahan, ako po ay ibang bansa at ang aking kabyak ay naiwan ko sa kanya ang mga utang ko na hindi niya alam ng kasalukuyan na kinagsasabong. Halos 2 taong pong yat-yat na aking kinita sa utang lamang po pumasok at sa mga patubo. Subalit, sa 2 taong pong yon, ako po ay nakabawi. At ang aking mga anak, papalaki na po sila noon at halos na nasa high school na po ang panganay namin. Nagsumikap po ako. Subalit sa kabila po ng aking pagsusumikap, andun pa rin po ang pagsabong at ang pagsusugal. Ang buhay ko po ay nabago. So shortcutting ko na lang po, tumihaba eh. Ang buhay ko po ay nabago nang ako po ay dumatal sa dambanang ito. Sa paraanan din po ng aking kabyak ng puso. Sapagkat ang aking kabyak ng puso ay nagkaroon ng karamdaman ng kanyang kanang baraso. At dito nga po siya nagpagamot sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Isang araw po siya ay lumapit sa akin at ang sabi niya, ate, wala akong masakyan, baka naman pwede mo akong hiyatid. Hindi po ako nagdalawang isip at sabi ko, o sige, hiyatid kita. Mula po ng araw na yon, naihatid ko sa dambanang ito ang aking kabyak ng puso. Sa pagpasok ko pa lamang, nakaramdam na po ako ng kaibang damdamin. Nakaupo po ako sa harapang ito. Pagdakay nilapitan po ako ng ating mahal na Apo Kunching at ako po ay binilis. Sa pakiwari ko po, may sumukob sa akin na kung anong bagay na doon po ako nahagulgol. Mula po noong araw na iyon, at magpahanggang ngayon, sa pagparito po sa banal na dambana ay araw-araw po, katotohanan po ang aking sinasambit sapagkat ang Divine Mercy ay tuwing nakatunghay sa atin. Araw-araw po yon. Ngayon nga po ay maglilimang taon na pong mahigit.
na ako po'y narito sa Banal na Dambana. Mga kapatid, nung pormero po akong nagpupunta rito, kung ano-ano pong pukol ang inaabot ko sa aking kapwa, sapagkat ang hindi po nila dating nakikita sa akin nang ako'y mula, nang mula na magpunta rito, ay nakitaan po ako ng kaibang kilos. Una sa lahat po sa pananamit, sa iba't ibang kulay na pantalon, na kung iisipin ang bawat isa, ay hindi sa isang katulad ko ang pataluyong kung hindi sa mga kababaihan lamang. Subalit ang yung pong mga bagay na yan ay taos ko pong tinanggap sa aking kalooban. Una, nagtanong po sa akin, komo po, orange po ang aming uniform. Ang sabi po sa akin ng isa kong nasa lubong, para kay kang bilanggo. Oo, kaho, bilanggo ako ni Kristo. Sabi ko ganon. Nang makita na naman po ang ibang kulay sa kasuotan ko, nagwika po sila sa akin, saan ba kayo tutugtog? Sa Panginoon, kaho ko tutugtog. Puro po ganun lang. Marami pong bagay na sa akin na ipinupukol na ika nga po, kung sa dating buhay ko ay kasasakit po ng aking kalooban. May nagwika pa po sa akin. Komo ako po ay may daladalang dahon, dahon-dahon. Nagtanong po sila sa akin, o ano naman niyang dala mo? Ito ko ako ay mga dahon-dahon. At saan namang gamot yan? Ang sabi po sa akin. Ang sagot ko po sa kanila, sa mga kinakagaw ang kaisipan. Sa ganun pong pamaraan, sa tuwi na sinasambit po ang mga bagay na yan, tamang binabanggit ko po, pero mayroon pong namimilelay ng ngiti sa akin labi. Mula po noon, hindi na po nila ako inuwa. Hindi na nila po ako inano, yung pinupukol na kung anong bagay na mga salita. Sapagkat ika nga po, ang mga sagot ko sa kanila ay para pong may bumubayag sa akin na ganun sabihin mo. Mula nga po noon, magpahanggang ngayon, lingid po sa inyong kaalaman, marami na pong mga taga Santo Niño, ang taga Santo Niño San Luis po ako, marami na pong taga Santo Niño ang napapadako sa dambanang ito. Sapagkat ika nga po, marahil sa bawat sarili nila ay may katanungan na kung bakit kaming ng aking kabayak ng puso sa tuwi na ay naririto sa Banal na Dambana. Isipin po ninyo mga kapatid ko pong ito. 54 na po ako. At sa loob po ng 5 taon na pamalagi ko po sa dambanang ito, hindi po ako naghahanap buhay. Liban sa ika nga po ang aking kabayak ng puso, kung napapansin po ninyo, may konti siyang paninda na ika nga po kahit papano ay nakatutulong po sa aking po ng kabayak ng puso. Sa ganun pamaraan po, mga kapatid, masaya po ako kahit hindi po ako nagkakamal ng malaking halaga. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay ang sa tuwi na ay naririto sa Banal na Dambana at makapaglingkod sa aking mga kapatid na may mga karamdaman at higit sa lahat sa ating Panginoong Heso Kristo at sa ating Diyos Amang Dakila. Yun po ang nasa ko ngayon. Mga kapatid, kung ating mga kapatid na Mami Marisa, Tita Beth, nais ko pong handugan ko yun ng tula sa una kong buhay. Pwede po. Ang pamagat po ng aking tula, isang anak na laki sa layaw. Bato-bato po sa langit ang tamaan po yung magagalit. Ako'y isang anak na laki. Ay hindi nasusuway na mahal ni Ama at araw di naiin kung misa'y makipot at ngayon'y maluwang maging ang buhok pagmasdan at tingnan kahawig nito sa mga tinda kapag ako'y nataya Thank you.
hanggang sa sapitin, di ko'y inaasahan. Ngunit di nagtagal, araw ay lumubog, at ako'y nahuli at sa ulo'y may pukpok. Doon sa hukuman, iniharap na lubos, ang paat kamay may posas na angkop. Ang hatol ng huwes ay biglang nanaog silya elektrikang napakalungkot-lungkot. Si ama't si ina ng aking tanawin, matay luhaan, may hapis panimdim. Utal na nawi ka o anak kong giliw, di yatatang hatol ika'y bibitayin. Ang sagot ko naman di bagay sa akin ang may sala, kayong magulang kong angkin. Ikaw aking ama, huwag na akong tingnan pagkat di ka nagturo ni kaprasong dasal. Ang lahat ng oras inyukol sa sugal, sabong alak, pabayang magulang. Ikaw aking ina, huwag na akong tingnan. Ang dapat sisihin na mga magulang, pagkat ang tungkulin ay di ginampanan. At ako ang anak ninyong lumaki sa layaw hanggang sasapitin ang ganitong buhay. Mga kapatid, ang mga binanggit ko po ay pinagdaanan ko po sa tunay na buhay, subalit hindi po lahat. Maraming maraming salamat po. At ngayon po, ang inyo pong abang kapatid, hindi ko na po sinasabing matwid na, pero ika nga po, kung may diliman po, unti-unti po ako nakakabanaag ng kaliwanagan patungo sa ating landas na daan, patungo sa ating Diyos na buhay sa kanyang kaharian. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po sa ating makatang kapatid. Sadya nga pong pag tinanggap mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ano nga po ba ang hindi magbabago sa ating katauhan? Ganang pagkatao po, mahirap ang magbago. Na para bang gusto mo magbago, subalit nahihirapan ka. Tanging ama lamang po ang daan o susi para po sa ating pagbabago. Sapagkat bilang katauhan po, tayo po ay marupok, mahina. Subalit kung pahihintulutan po natin na manahan ang banal na Espiritu sa ating katauhan, wala po tayong hindi makakayanan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, nasa ko rin pong tawagin ang isang bagong Cups pa rin po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Cups John Paul. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano po ba ang aking share? Share ko lang po kung paano po ako naging paratag sa isip ko maging Cups. Sa dami na po pinagdaanan ko, nakaramdaman, sakit. Sakit ko po noon, nagkasakit po ako sa puso. Sa gusto po sa Maynila, operahin ako, hindi po ako nagpa-opera. Hindi po ako nagtiwala, nalalik po ako. Ama, nagagaling ako. Pinagkalooban naman po ako ng kagalingan. Isa na po yun. Pangalawa po, sakit din po ako sa baga. Hindi rin po ako napagaling ng doktor. Dito lang din po ako gumaling. Napatiwala rin po ako sa kanya. Napagaling din po niya ako. Pangalawa na po, pangatlo po, nagkasakit din po ako. Minalas na po buong katawan ko, pati po tiyang ko. Pero sa kaawaan po niya, pinagaling din po niya ako. Sino pa po bang di magiging panatag sa loob na pumasok sa isang Cups na kinalukdan niya? Kaya po ako, naging panatag po ako. Kaya po tayo meron din po dito.
kayo lang po nagpupunta. May sakit. Huwag po tayo mag-alilangan. Pagagalingin niya po tayo. Kailangan po. Maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, and congratulations po. Sa kanya pong karamdaman, nanalig at nanampalataya po siya na tanging ama po ang magbibigay ng kagalingan. Marami pong kaparaanan upang makamit ng isang taong kagalingan. Subalit, pinahintulutan ng ama na bigyang katalinuhan ang bilang tao. Subalit, dito po, siya mismo ang gumaganap sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang aliwin ang ating mga pusong nalulumbay, tinatawagan ko po ang mga singer naman po ng Kapatirang Divine Mercy. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mirna and kapatid na Leng. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating dakilang Diyos na buhay. Magandang umaga po muli sa iyo, Ama. Muli po, nais naming mag-alay ng awitin sa ating Ama at para po sa inyong lahat. Ito pong awiting ito ay lumang awitin, subalit kumbaga po sa luwat ng panahon ay hindi na po napagtuunan ng pansin. Kaya po habang may nagbabahaging mga kapatid ay amin pong sinipra-sipra po ang lyrics. Kaya nawa po ay lobi ng Amang maawit naman po namin ang maayos sa kalooban ng Ama. Salamat po. To stand alone again, it is the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, and I can't believe it's you, I can't believe it's true, I needed you, you were there, and I can't believe it's you, I can't believe it's true. 'Cause I finally found someone who really cares. You held my hand.
strength, stand alone again to face the world. Out on my own again, you put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, you needed me, you needed me. Salamat po sa Ama. At least hindi po kami nasubukan ng Ama. Eh kahit po si Mami ang nag-request eh hindi po sa katauhan niya yun. Amen po ba, Mi? Mula po yun sa Ama, ano po. Kaya po, nawa na nagustuhan po ninyong awitin. By the power of your love, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side. By the power of your
Maraming salamat po sa magandang awitin. Kung tuwiran nyo lamang pong ninamnam ang awitin ng ating dalawang kapatid, ay sadyang may mararamdaman po tayong kaiba sa ating damdamin. Amen po ba? Naiinip na po ba kayo? Kapag po kayo ay nabagot, ay sadyang wala po kayong matatanggap sa dakong ito. Subalit, bagamat wala pa po ang minamahal na Apo, huwag po nating kainipan ang mga tumitindig po sa harapang ito, kundi po matamang po tayong makinig at may mapupulot po tayong mga aral. Buhay po ba ang Diyos? May isa pong caps na nais magbahagi sa harapang ito. Tinatawagan ko po ang caps atong po galing po sa Duyong. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po, Apo. Sana po pairin mo po sa akin ang iyong benesyon at espiritu para may payos iwalat ko kung anuman po ang ipairin mo sa akin ngayong oras na ito. Maraming salamat po, Apo. Sana po ay ito pong aking pantating dito ay kayo po, huwag po sana kayong mahinip dahil po siguro po hanggat wala po siya po siguro po hindi ako titigil at magpaliwanag dito. Kasi po maparad po ang tagapaligi na dito lumitaw ang espiritong buhay na siya po kontingin na pinapanaha. Kayo ay nagpupunta rito para makita no kung ano ang kabutiang linalahad niya po sa atin. Bagamat po nakikita niyo taong spiritual siya po kunting, pero po pag kayo ay linalapitan, ina-aplos, hindi na po kamay lang po niya po kunting, pero kamay po ng espiritu na hindi natin nakikita sa oras na kayo'y inihipo. Pag inihipo kayo, niya po kunting kung may karandaman kayo siguro sa oras na yon, merong pagbabago kung kayo po'y maniniwala sa Kanya.
Kung hindi naman po kayo maniniwala, siguro po lalong bibigat ang inyong karamdaman. Dahil po, hindi kayo naniniwala sa kanya. Dito po, kumukuha tayo ng oras para tayo magpagamot sa kanya. Unang-una pong ginagamot niya po ang ating kaluluwang naiwalay sa Panginoon. Ang kaluluwa nating hindi tunutupad sa utos ng Panginoon noon pa. Dahil po, kung warin po natin, tayo po ay linikha sa Alikabok at sa Alikabok din tayo pupunta. Kung tayo po ay Alikabok, kung hindi natin nahalagaan yung lupa niyan, siguro po maraming tutubo sa lupa niyan katulad po ng iba't ibang sakit na dumada po sa isang tao. Ganun po ang lupa. Pag hindi natin po ginambol ang lupa niyan, sa personal po makikita natin lupa, siguro po ganyan po ang tao. Dahil po tao ay lupa. Kung hindi natin tinatawagan ng Panginoon, kung tumatawag lamang tayo, puro lang Panginoon, wala sa gawa. Hindi po tayo papansinin ng Panginoon. Dapat po kung tatawag tayo sa Panginoon, dapat po gumawa tayo. Kung ano ang kagustuhan niya, buhat pa nung mula, buhat pa nung Ama, siya'y lumulukob dito sa mundong ito. Katulad po ni Apo Kunching. Kung hindi tayo po naniniwala sa kanya, bakit po tayo nagkuha ng panahon dito? Bakit po tayo nagtitiyaga? Kung hindi natin maniniwala sa Espiritong Banal na dumako dito sa paligi, kaya po ang paligi, maswerte po ang paligi. Dito po dumako ang Espiritong Banal para magpaliwanag sa taong nakakalimot sa kanya buwat pa nung panahon ng Ama hanggang sa panahon po ni Kristo. Marami pong taong dininiwala, lalong-lalo na po kaya pong Kristo, noong pong siya'y naglalakad at naglakad sa mundo nito. Sabi po sa kanya, anak na ng ni Jose at Maria yan. Paano natin paniniwalaan yan? Hindi po na, hindi na alam na ang pag-alikha ng Apo Kristo, iba ang pag-alikha ni Apo Kristo. Espiritu, nalinagay sa sinapupunan ni Apo Maria. Kaya po, siguro po, ang taong hindi naniniwala doon. Kaya po, hanggang sa panahon nito, marami pa rin ang hindi kumikilala at nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya po, hanggat mundo't mundo nito, kung hindi po tayo magbago, nasa tao po ang pagbabago. Hindi po sa iba. Sa sarili mo po, tayo'y magbago na. Dahil po, nakikita natin at nadadama natin sa iba't ibang bansa na hindi dati merong kalamidad, pero ngayon, pinupukol ng kalamidad, kagaya na pong state niyan. Doon po, noon, walang ulan, walang kalamidad, pero ngayon, bakit nandoon ang kalamidad? Siguro po, ang tao roon, nakakalimot na sa Panginoon. Nakakalimot na sa kanilang huling, sapagkat ang kanilang idolo sa sarili nila, sila ay marunong hanggang sila ay maging tanyag na scientist. Ganun po siguro ang paniwala ng tao noon. Kaya po dito, gagalan po dito sa Davao. Kala kalamidad po ang nangyayari. Bakit po dito sa atin? Walang kalamidad na masyadong dumarating. Dahil po dito sa Pampanga, hindi po nakakalimot ang buong Pampanga na araw-araw mayroong tumatawag sa Panginoon. Kaya po ang Panginoon nakatuon po dito, pero yung iba, ibang taong kumukot siya sa Panginoon, bakit daw? Bakit ganun daw ang Panginoon? Merong mahal, merong hindi mahal. Paano kaya ang ugali ng isang tao? Hindi man marunong tumawag kung hindi lang magkakasakit sa kanyang katawan. Bakit po ganun ang tao?
Kaya po, ako po'y lumakas, tumindig dito para magpaliwanag kung ano ang buhay ng tao dito sa mundo. Tayo pong nabubuhay dito sa mundo. Tayo po ang kapalit ni Kristo nang siya po'y umalis dito sa mundo nito. Binigay po sa atin ang pamahala sa lahat ng ginawa niya. Katulad po ng nakikita natin sa paligid natin ngayon, tayo po ang mag-aalaga sa Kanya. Tayo po ang magsusumikap. Tayo po ang bahalang umikom sa anumang bagay. Kaya po, kung alam mo ang ating katayuan sa maliwanag ng andas na ito, bakit po? Paggabi, ang tao hindi kumakain. Bakit sa araw, tatlong beses tayo nagugutom? Bakit po kaya? Ano kaya ang mensahe sa atin ng pagkain niyan? Ang pagkain niyan, kaya tayo nagugutom tuwing tayo ay hapag sa pagkainan natin. Ang lumikha niyan, Panginoon. Kaya po, tuwing makakain natin ng dinikha ng Panginoon, nalalaman po natin, Panginoon, kaharap natin siya. Sinusubo natin ang dinikha niya. Kaya po, tao, kailan pa tayo magbago? Panahon na po para tayo magbalik luhab sa Panginoon. Panahon na po mag-isip kung paano ang linika. Linika ka kaya, tao, na lumaban sa Kanya? Linika kaya ang tao para hindi tumupad sa Kanya? Linika ang tao. Katulad ng sinabi ko kanina, na umalis na si Kristo. Tayo po ang Kristo ngayon sa ibabaw ng lupa. Tayo po ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay dito sa nakikita natin sa lupang tinutuntungan natin. Kaya po, tao, inuhulit-ulit po sabihin sa inyo, magbago na tayo. Magbalik luhob sa Panginoon. Ilagay sa puso natin ang Panginoon para ang kalimidad dito sa atin lumayo po, hindi po dadapo sa atin. Maraming salamat. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi. Muli palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, isang cups pa rin po ang aking tatawagin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Boyet. Cups Boyet po. Magandang gabi, ay gabi. Magandang araw po sa lahat ng kapatiran. Sa lighter side muna po tayo. Mayroon po ba ditong nanonood ng TV series ni Sir Chip? Kasi po, bago ako umalis, papunta rito, nanonood po rin ako noon. Eh, nung last 3 days po, napanood ko na nagkakagalit yung tatay at nanay ni Sir Chip. Eh, ako na po ngayon, pinipilit nung aking may bahay na mag-shed daw. Alang-alang sa ayoko nung mangyaring magkagalit kami, pinagbigyan ko na siya. Kasi po, sinesenya sana ako ni ng ating facilitator ngayon kanina na kung gusto kong mag-share, pero sabi ko, huwag muna. Kasi po, nasa isip ko, nasa kana lang. Dahil po may dinaramdam ako sa aking katawan.
hindi po ako makalakad ng diretso dahil sa peste na rayuma na ito. Meron siguro 3 linggo na pinahihirapan ako. Katulad din po ninyo, mga ay halos hindi ako pinapatulog ng aking karamdamang ito. Mataas lang po ang aking tolerance sa pain, kaya hindi nahahalata ng aking may bahay. Minsan po, hindi ko na matiis, nagpabili ako ng pain reliever sa kanya. At nawala naman po, kaya nga lang bumalik. Minsan naman po, sa kagustuhan niya akong gumaling, sabi niya, yung isa nating kasama doon sa Dambana, ganyan din ang kanyang problema, bili natin yung gamot na nakapagpagaling sa kanya. Sabi ko, huwag na. Pero isang hapon, daladala na niya isang dakot na pain reliever. Nagalit ako, pinasoli ko. Yung kakong gamot niya sa kanya, yun hindi para sa akin. Pero pagkalipas po ng ibang gabi, sa tindi ng sakit, pinabili ko uli yung gamot na dala niya na yun. Tulad din po noon ng pag-inom ko, nung lumipas yung kirot, ay bumalik din. Kaya, tiis lang po ako ng tiis. Minsan naman po, isang pagkakataon, nung nakarang linggo siguro, nagkita po kami ni Apo sa labas. Sabi niya, kapatid, padoktor mo na yan. Dali mo na sa doktor yan. Sabi ko, hindi po, magbabata na lang ako. Titiisin ko na lang po hanggang sa gumaling. Hindi, ganito gawin mo. Total, madalas ka namang nagpupunta roon. Pagka, ano, doon ka sa loob ng Dambana, ano malay mo, pag dinaluyan ng banal na espiritu, mapagaling ka. Nagkakamot ako ng ulo. Sige po. Pero matigas ang ulo ko. Ilang araw na po yung nakakaraan, hindi naman po ako pumapasok dito. Nandun lang po ako sa gilid sa labas. At nagtitiis ng sakit. Noon po isa araw, nung gabi, nagmumuni-muni ako. Iniisip ko, paggaling ko kako, magsisira ako doon. Kaso hindi gumagaling. Ano kaya? Ayaw gumaling. Dumating na po siguro pagkakataon, kahit hindi magaling, nandito dito na. Kaya, kahit na hindi pa magaling, inaangkin ko na ang kagalingan na aking pa. Salamat sa Diyos. Kanina rin pong umaga, nung nagsimba ako, ngayon po ata ang Assumption ni Mary. Ganun, opo. At ang sabi nung pare, doon sa Magnificat ng ating Mahal na Birhen, ibahin natin yung ating pag-iisip. Sapagkat yung po Magnificat, na ang root word ay yung magnify, palakihin, palawakin, ganun. Na karamihan sa atin, kapag may problema sa buhay, maging ito man ay sa kalusugan, o sa financial, o kung saan man, parang habang humihingi ng tulong sa Diyos, pinalalaki problema nila. Gustong magpaawa. Ang kailangan daw natin, ang palakihin natin, yung pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos. Palakihin natin yung kadakilaan niya. At habang ginagawa raw po natin iyon, yung ating problema, lumiliit. Nagiging kalmado tayo. At yung problema na yun, ay aminin natin na ang Diyos ang may bigay nun. Kaya,
Diyos din ang tutulong na sumolve sa mga problemang ito. Kaya nga po kanina, parang naging hawahan ako dahil sa problema kong itong physical, nararamdaman ko. Sa halip nga palang magdadasal na lang ako at kung ano ang iniisip ko, bakit hindi ko talaga isurrender na lang sa Kanya ang aking nararamdaman. At isipin na Siya ang nagbigay nito, Siya rin ang magpapagaling nito. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, unti-unti po, nararamdaman ko, gumagaan yung pa ako. Kaya nga po, hindi na po siguro ako darating sa pagkataong sa ibang araw na pag ito'y tuluyan dumating, ay noon pa lamang ako mag-share at magpapasalamat sa Diyos. Kundi ngayon na po, inang oras na ito, para pasalamatan ang Diyos sa mga ginawa niyang kabutihan sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Ang kinin nyo na po ang kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung tuwiran lamang po ang pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay, ayon po yun sa pagtanggap. Ang matatanggap mo ay ayon sa pananalig mo sa Kanya. Sapagkat kung mababaw lamang po ang pagtanggap mo, mababaw lang din po ang makakamtan. Amen po ba? Sa mga sandali pong ito, upang bigyan po tayo ng higit pang pagdinilay, mga mensahe, nais ko pong tawagin ang aming shepherd bilang inang pastol. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Beth Chico. Muli ay maraming salamat, aming dakilang Ama. Sa pagkakataong ibinigay mo na muli akong makatindig sa harapan ng mga anak na inakay mo upang makarating sa banal na lugar na ito. Ama, sasamantalahin ko po ang pagkakataon na sa pagtindig ko sa harapan nila ay maidulog ko sa inyo ang mga kadahilanan kung bakit sila naririto. Hindi man sila magwikang tahasan sa iyo. Subalit batid na batid mo, Ama, ang mga kadahilanan, mga problema, karamdaman ng kanilang katawan lupa, mga problema sa kanilang mga kasambahay at kapamilya, mga problema sa kanilang gawain, problema sa pamumuhay, iba't ibang klase, Ama. Subalit katulad ng tinura ng kapatid kong nagpahayag sa gitnang ito, kung paano niya tinuran, hindi namin dapat isipin ang mga problemang ito sapagkat mas malaki kayo kaysa sa mga problemang dumaratal sa buhay namin. Kaya aming dakilang Ama, sa oras na ito, ano man ang kanilang dinadala, tinataas ko po sa inyo. Nanawa bagamat ang iba sa kanila ay naiinip na, subalit sa kanilang paghihintay, ibigay niyo po ang kaganapan ng kanilang kahilingan. Nanawa po sa kanilang pag-uwi, mapuspos ng kagalakan ang kanilang puso at kapayapaan ang kanilang kaisipan sapagkat naniniwala po kami na kayo ay buhay bilang divine mercy, puspos ng awa at habag sa mga anak at kapatid na kumikilala sa kanila. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ay naramdaman po ninyo, bagamat simple lamang na pagdulog, subalit kung ito po'y tumago sa inyong puso't kaisipan, katulad po ng itinaas sa Panginoon, pag-uwi niyo po, galak na po ang puso ninyo, sapagkat ano man ang nararamdaman ninyo sa sandaling ito, sa inyong pag-upo, wala po kayong kamalayan, unti-unti na po kayong pinagagaling ng ating Diyos na buhay. Kaya, nawa po'y huwag kayong mainit,
on the way na po ang ating mahal na Apo Kunjing, mga almost 30 minutes na po siguro nang tumawag kay Mother, siguro po ipapalapit na sila. Kaya ang sino man pong maghihintay at magbabata, meron po kayong makakamit sa inyong pagbabata. Mga kapatid, hindi ko po batid noong una kung bakit ako isinilang dito sa mundo. Ang alam ko po, katulad ng karaniwang kaisipan ng bawat isa sa atin, isinilang ako sa mundong ito upang ako'y mag-aral, upang ako'y maghanap buhay. At kung ako'y magkaroon na ng kabiyak sa aking buhay, pangalagaan yung mga anak na ipagkakaloob sa akin, maghanap buhay upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan, yan po ang nakakintal sa aking kaisipan. Subalit nang mapunta po ako sa banal na lugar na ito, hindi po pala iyon ang kadahilanan. Naubusin natin ang bawat sandali ng ating buhay upang matugunan natin ang pangangailangan ng ating sarili, gayon din ang ating pamilya na pinagkatiwala sa atin. Ang sabi po ng ama, anak, iniluwal kita dito sa mundo upang kilalanin mo ako bilang Diyos na buhay na dapat na pagkatiwalaan mo at ako'y mapaglingkuran mo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Akala ko po, sapat na ang makilala ko siya na siya ay Diyos na dapat kong sambahin. Subalit masigit po pala ang inaasahan ng Panginoon. Ang inaasahan po pala ng Panginoon ay kilalanin ko siya bilang Diyos na buhay na mayroong magagawa sa aking buhay na kung ako'y ganap, natatalima sa kanyang kalooban, ano nga bang kahilingan ang hindi niya maibibigay. Kaya marapat lang po pala mga kapatid ko na sa simula nang tayo magkaisip sa mundo, ang una nating isipin ay ang Panginoon na kadahilanan kung bakit tayo naririto at palalimo natin ang ating ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. At ito'y napatunayan ko, napatunayan ng bawat isa sa atin, sapagkat kung iisipin po ninyo sa buhay ninyo ngayon, sa edad ninyo ngayon, kailan po ba kayo pinabayaan ng Panginoon? Pinabayaan ba kayo ng ating Panginoon? Pasibali ko'y hindi, sapagkat sa bawat oras na kailangan kayong kumain, kayo ay pinakakain niya. Amen po ba? Sa bawat umaga na kailangan kayo gumising, kayo ginigising niya. Amen po ba? Sa bawat sandali na kayo ay dapat huminga, kayo ay pinahihingan niya. Ano ang pagkukulang ng Panginoon sa inyo? Wala na, wala na. Subalit tayong mga nilikha niya, napakalaki ng pagkukulang natin sa Kanya. Amen po ba? Ginawa niyang kumpleto ang ating katawan. Mayroon tayong mata, mayroon tayong tainga, mayroon tayong bibig. Subalit, paano natin ginagamit ang mga partis na ito sa ikadadakila ng ating Panginoon? Ginagamit ba natin ito sa mga bagay na makalulugod sa Kanya? Hindi ko po sasagutin ang katanungang ito. Kayo po mismo ang magtanong sa sarili ninyo. Ang bawat partis ng katawan ko, ginagamit ko ba ito sa ikadadakila ng ating Panginoon? Ang mata ko ba ay ginagamit ko upang malugod siya sa akin? Ang bibig ko ba ay ginagamit ko upang matuwa siya sa akin? Ang tainga ko ba ay ginagamit ko upang kalugdan niya ako? Kayo lamang po ang makasasagot ng mga katanungang ito. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na ang partis ng katawang ito ay hindi natin nagagamit sa kalugod na magiging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Ang bibig. Ginamit ba natin ang ating bibig upang tayo ay magpuri at dumakila sa ating Panginoon? O ginagamit ba natin ang bibig at dilang ito upang makasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa? Uulitin ko po sa inyo, ang dila ay ginawa ng Panginoon na walang buto. Amen po ba? Meron po ba sa inyo na may buto ang dila? Wala. Ang lahat po tayo ay ginawa ng Panginoon na walang buto ang dila sapagkat ang nais ng Panginoon maging malambot ito sa pagbibigkas ng mga salita para sa ating kapwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Subalit pagnilayan po natin, sa kabila ng ginawa ng Panginoon ang dilang ito na walang buto, ginagamit po ba ito upang makapagluwal tayo ng malalambot na pananalita? O ginagamit po ba natin ito sa pagluwal ng mga matitigas na pananalita na sumasakit sa damdamin ng ating kapwa? Mga kapatid, ang dila ay pumapatay. Subalit,
ito rin ay bumubuhay. Kailan pumapatay ang dila? Kapag kangandilang ito ay ginagamit ninyo upang makasakit ng damdamin ng kapwa ninyo, kayo po ay pumapatay. Ano po ang nais ng Panginoon? Ang nais ng Panginoon, ang dilang ito ay bumuhay. Paano po ito bubuhay? Sa pamamagitan ng pagluluwal ng kanyang mga salita na makatutulong upang mapagbago natin ang ating kapwa. Kaya mga kapatid, pagnilayan din po ninyo. Paano nyo ginagamit ang dila ninyo? Ang dila bang ito ay ginagamit ninyo upang makasakit kayo ng damdamin ng kapwa ninyo? O ginagamit ninyo upang makatulong kayo na maunawaan ang bawat kapatid ninyo na nasa kadiliman ang bawat salita na dapat ninyong sambitin upang kayo ay makapagbigay sa kanila ng liwanag? Yan po ang napakalaking challenge sa atin bawat isa. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat nang ako po'y tawagin niya sa banal na lugar na ito, ang dila pong ito ay binago niya. Paano na lang kaya na kung tawagin niya ako, ang dilang ito ay nakalawit na, tumutulo ang laway at hindi na makapagsalita. Ako kaya ay makapagpapahayag pa katulad ng pagpapahayag na ginagawa ko sa inyo ngayon upang sa pamamagitan ng aking katauhan, ibahagi sa akin ng Ama ang kanyang mga salita at iluwal ko sa aking mga dila. Kaya't nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Ama. Kaya tandilang ito, simula nang makilala ko siya, pinag-ingatan ko na. Ayaw ko nang hanggat maaari sa abot ng aking pagpipigil sa aking sarili, ayaw ko nang ang dilang ito ay magdulot sa akin ng pagkakasala. Kaya sa tuwi na, nililini ko na ang inilalabas nito. Sapagkat ito'y muling sasabihin, uulitin ko sa inyo, ang bawat salitang nabitawan ninyo, hindi nyo na maaaring bawiin. Muli kong uulitin, hambing ang salita sa dura, na kapag inyong naidura sa lupa, hindi nyo na ito mababawi upang muling ibalik sa inyong dila. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pagsasalita, sapagkat anumang masakit na salita na ating binitiwan sa ating kapwa, hindi na po natin mababawi. Amen po ba yun? Kaya isa po yan sa parte ng katawan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nabasa ko po sa isang aklat, pag po pala ang tao ay namatay, ang huling-huli daw pong nabubulok ay ang mata at ang dila. Bakit kaya? Marahil po sa parte ng katawan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang dalawang parte ng katawang ito ang nagdudulot sa atin ng maraming kasalanan. Amen po ba yun? Ang mata. Ang mata ba ay pinagdudulutan din ng pagkakasala? Oo, pinagdudulutan ito ng pagkakasala. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kung ang mata mo ay magkakasala, mabuti pang dukutin mo na ito upang hindi na muling magkasala. Subalit ito po'y isang talinghaga, hindi po natin po pwedeng dukitin ang ating mata. Kundi ang tahasang sinasabi po ng Panginoon, kung makapagdudulot ng pagkakasala ang ating mata, mabuti pang pumikit na lamang tayo. Kaya sa tuwi na sinasabi po ng Panginoon, pag may bulag na nagpupunta dito, pag may malabo ang mata na nagpupunta dito, ano po ang sabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching? Mapalad ka anak, sapagkat ang mata mo ay hindi na nagkakasala. Aanin mo ang dalawang malilinaw na mata kung sa tuwi-tuwi na nagdudulot ng pagkakasala sa iyo. Kaya ang mata pong ito ay alagaan din natin upang tayo ay hindi magkasala. Kung minsan po, nakita lang natin na magkasama si Juan at si Petra, nagkakaroon na po tayo ng interpretasyon. Nakasalubong nyo lang sila, napapalabas sa isang lugar, pag-iisipan nyo na ng masama. Mga kapatid, hindi lamang mata ang nagkasala, kundi maging ang inyong isip ay nagkasala na rin. Kaya nawa mga kapatid, pag sumikapan po natin na ang mga matang ito ay manatiling malinaw sa pagkita sa mga bagay na hindi magdudulot sa atin ng pagkakasala. Pangatlo, antay nga. Antay nga, pinagmumulan din ito ng kasalanan. Amen po ba? Kapag ikaw ay nakarinig ng isang bagay, narinig mo lang na pinag-uusapan ng dalawa, ano po ang gagawin ninyo? Ipapasa nyo na sa third person. Subalit ang ating pagpapasa, in most cases, dagdag bawas. Merong nadadagdag na hindi marapat at mayroong nababawas na hindi marapat. Kaya pong
Ang tenga pong ito, katulad din po ng ating mata at dila, ay kailangan din po nating pangalagaan upang hindi tayo magkasala. Kaya mga kapatid, ang tatlong bahagi ng katawan nating ito ay pawang mahalaga. Amen po ba? Ito po yung tinatawag nating mga sense organs. Sense for seeing, sense for hearing, sense for taste. Pero ginagamit po natin ito sa pagsasalita. Nawa po ang mga partis na ito ay hindi magkasala upang higit tayong maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Salamat sa Ama na aakay ako sa banal na lugar na ito. Noon dati, baliwala ang mga partis na ito. At ang tatlong partis ng katawan kong ito ang pinagmumula ng aking pagkakasala sa tuwi-tuwi na. Sapagkat kapag ako ay nakarinig ng masamang salita against me, siguradong ang igaganti ko mas nakamamatay kaysa dun sa ipinatay mo sa akin. Ganyan po ako sa dati kong buhay. At ang matang ito ay lumilibot. Hinahanap ang mga bagay na po pwede kong italakay sa aking kapwa. Salamat sa Ama. Pinagbago na niya ang aking puso't kaisipan upang ito ay hindi na muling magkasala. Kaya mga kapatid, ang tatlong partes ng katawang ito, ito ang nagtuturo sa ating kaisipan upang tayo ay magsalita, upang tayo ay gumawa ng anumang bagay na marapat nating gawin. Kaya nga po, nabasa ko rin po sa isang aklat, ang pagdidisiplina daw po sa ating sarili ay dapat magsimula sa isip. Sapagkat kung ano ang nilalagay sa isip, yun ang nilalabas ng ating dila. Kaya disiplinahin natin ang ating kaisipan upang hindi tayo magkasala. Yan po yung mga bagay, mahalagang gintong aral na natutunan ko sa banal na lugar na ito. Na sa aking pagninilay ay nagdulot sa akin ng kapakinabangan upang mabago ang dapat kong baguhin sa aking buhay. Dati po, ako ay isang napakapangit na uod na gumagapang. Isang pangit na uod na sumisira sa mga dahon at sa mga bulaklak. Salamat sa Ama, binago niya ako. Ang pangit na uod na ito ay naging isang magandang paro-paro. Salamat po sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating aksayahin ang panahon. Kung tayo man ay namuhay, nabuhay sa mga kasalanan, sa last 20 years ng ating buhay, sa last 30 years ng ating buhay, sa last 50 years ng ating buhay, magmadali po tayo upang tayo makabawi sa ating Panginoon. Ano mang kamalian na magdudulot sa atin ng pagkakasala, humingi tayo ng saklolos sa ating Panginoon upang ito ay ating mapaglabanan. Paano po tayo lalakas para makaiwas sa tukso? Isa lamang po ang paraan upang tayo makaiwas sa tukso. Tayo po'y makakaiwas sa tukso sa pamamagitan ng pananalangin. So, the more you pray, the more na makakaiwas ka sa tukso. Kaya kung ikaw ay isang uri ng tao na anak ng Diyos, na tamad manalangin, umasa na po kayo na madaling makakapasok sa inyo ang demonyo. Sapagkat kulang kayo ng sanggalang. Ang sanggalang po natin sa pag-iwas sa lahat ng ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga po, sa banal na lugar na ito, itinuturo po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ang oras ng pananalangin. Ano po yung oras na itinuro ng banal na espiritu? Ang oras ng pananalangin ay 6 a.m. at 6 p.m., 12 noon at 12 midnight, 3 p.m. at 3 a.m. Alam niyo po, napakahalaga po ng oras ng 3 a.m. at 3 p.m. Bakit po? Yun po ang araw, ang oras ng awa at habag na pagdulog sa ating divine mercy bilang ating Diyos na sinusundan. Kaya kung ito po'y sisikapin natin na maganap sa ating buhay, magkakaroon po tayo ng shield para tayo ay makagawa ng kasalanan. Ang lahat po tayo ay nag-aasam na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Bakit po tayo nagpapakahirap dito? Hindi po tayo nagpapakahirap, lalo na po yung mga tagasunod, na mag-aksaya lang tayo ng pamasahe, mag-aksaya tayo ng oras. Hindi po. Meron po tayong nilulunggati sa buhay natin na dapat pong pagtuunan ng isip ng bawat isa sa atin. Hindi ang paghanap ng kayamanan, hindi ang paghanap ng katalinuhan o karunungan o kapangyarihan, kundi ang dapat po nating pagpursigihan sa ating buhay ay maligtas ang ating kaluluwa upang makapiling natin ang ating Diyos Ama sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya magmadali po tayo.
Kung tayo po'y nabuhay sa pagkakasala ng mga nagdaan taon, ito na po yung tamang panahon para mag-double time tayo at maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Sapagkat may pangako po ang Ama, na ang nais po ng Ama ay makapiling natin siya sa buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi po tayo kikilos, saan, sino po ang makakapiling natin? Yung kalaban ng Ama. Sino po ang kalaban ng Ama? Ang demonyo. Kaya pag doon kayo napunta, ang inyong buhay sa kabilang buhay ay buhay na puno ng pighati. Buhay na puno ng pagdurusa. Paano pa po tayo makakabawi? Manikluhod man tayo sa Panginoon, sasabihin po sa atin ng Panginoon, bakit? Nung nabubuhay ka, ano ang ginawa mo sa buhay mo? Nag-ukol ka ba ng panahon upang ako ay kilalanin mo? Pasubali ko hindi. Ginugol mo ang panahon mo sa paghahanap buhay. Naghihintay ako sa iyo. Hanggang gabi hinihintay kita na dumulog ka sa akin. Mula umagay naghihintay ako na makapagniig ka sa akin, subalit ako'y nabigo. Ang buong maghapon mo ay ginugol mo sa mga bagay na makapagbibigay ng kaaliwan sa katawan mo, subalit ako'y kinalimutan mo. Anak, nang matapos na ang lahat ng ito, alas 7 na ng gabi, na mag-asa ako na dudulog ka sa akin, na makikipag-usap ka sa akin, na makikipagniig ka sa akin, subalit anak, muli nabigo ako. Sa inaakala kong ikaw ay makakaniig ko, naupo ka sa harap ng telebisyon mo hanggang ikaw ay nakatulog at nakalimutan mo na namang makipagniig ka sa akin. Hindi po nagsasawa sa paghihintay ang Panginoon sa atin para tayo magbalik loob sa Kanya. Subalit ang tanong, tayo bang hinihintay Niya? Nagpupursige ba tayo para po tayo ay makipag-date sa Kanya? Kaya mapapalad po kayo na sa sandaling ito, naririto kayo. Tumugon kayo sa panawagan ng Ama na makipag-date kayo sa Kanya. Kaya nawa, huwag maaksaya ang oras na ito. Ang pakikipag-date ninyo sa Panginoon na ituon nyo sa Kanya. I-focus nyo sa Kanya. Kalimutan nyo muna ang iniwan nyo sa inyong mga tahanan, ang inyong mga lulutuin, ang inyong mga lalabhan, ang anumang bagay na tinilikdan ninyo, sapagkat ang oras na ito ay magiging oras ng ating makikipagniig sa Kanya upang makilala natin sa nanlubusan at marama natin ang Kanyang pagpapala. Alam nyo po, mga kapatid ko, ganito po pala ang buhay. Pag po pala kilalang kilala na kayo ng Diyos, wala na po pala kayong hihilingin sa Kanya. Hindi pa po pala tayo nagbubukas ng labi upang sambitin ang ating pangangailangan, tumutugon na po siya. Bakit po? Kasi kilala ka niya eh. Kung hindi ka kilala ng Panginoon, malalaman ba niya kung anong pangangailangan mo? Kaya ang sabi po niya, anak, para matugunan ko ang lahat ng pangangailangan mo, makipagkilala ka muna sa akin. Palalimin mo muna ang relasyon mo sa akin, katulad ng pagpapalalim mo ng relasyon sa mga anak mo at sa kabiyak ng puso mo. Paano nalalaman ng anak mo ang pangangailangan mo kahit nasa iba yung dagat sila? Kasi malalim yung relasyon ninyo bilang mag-ina. Kaya hindi ka pa nagsasalita, alam na niya kung ano ang kailangan mo, magugulat ka na lang, pinapadala na pala sa'yo. Tao lang yun, mga kapatid. Masigit ang ating Panginoon na may-ari ng lahat ng bagay. Meron ba kayong hihilingin sa Kanya na hindi niya kayang ibigay? Wala. Lahat ng bagay na makabubuti sa inyo, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Subalit mayroon siyang kondisyon. Kailangan palalimin mo muna ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa akin. Mga kapatid, nawa po sa munti kong ibinahagi sa inyo, marami po kayong napulot upang tayo po ay magmadali na makapiling na ng ating Panginoon upang ihanda na niya ang ating tirahan, ang ating kwarto sa kanyang kaharian. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa iyong pahayag na batid po namin ay kapahayagan din na mula sa Amang Dakila. Kung tuwiran lamang po tayong nakinig ay sadyang marami po tayong matututunan. Amen po ba? Naiinip na po ba kayo? Sadyang kapahintulutan po na ang bawat isa'y maghintay sapagkat may mensahe po ang paghihintay na kailangan mong magbata ng may katapatan sa Kanya. Sapagkat kapag ikaw ay naghihintay ng may katapatan, ikaw ay aabutan. Amen po ba? Kaya huwag po tayong malumbay sapagkat hindi po tayo bibiguin ng ating Ama.
Habang wala po ang ating mahal na Apo, sadyang ang ating Panginoon ay gumagamit po ng iba't ibang katauhan upang ipahayag ang marapat na mula po sa Kanya. Kaya tao rin po ang Kanyang ginagamit sa mga sa sandali pong ito. Nais ko naman pong ibigay ang isa po namin kapatid bilang aming mother of the house. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy naming nararamdaman, upang sa dako mong banal ay kay paglingkuran, at tuwirang kamtin ang iyong kabutihan, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay iyong binigay, upang matutunan ang iyong karunungan, at makatupad sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Nararamdaman po namin ang inyong pagkainip. Amen po ba yun? Subalit sabi nga ng ating Panginoon, kung nakinig po kayo sa bahagi ng ating mga kapatid, ng pagsambit po ni kapatid na Beth na 30 minutes na tumawag, habang nakaupo po ako doon, dinadama ko po sa puso ko ang kalooban ng ating Ama na kung paano po ang ating mahal na Apo Kunching ay nananabik na paglingkuran po kayo, dapat manabik din po tayo maghintay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat habang sinasambit po ni Mami Beth, 30 minutes na tumawag, iniisip ko pa lang kung saan, sapagkat nung tumawag po siya kanina, nasa NLEX po sila. Sabi ko, Ama, naway ipasilay mo po sa oras na ito ang kalooban mong maghari kung ano aming dapat tukdin. Sapagkat sa dakong ito, kaming mga tao bilang tao ay wala kaming karapatan, kundi maghihintay po kami sa kalooban ng Ama sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yon? Kaya tinuran po niya, nag-shortcut sila anak, sa busto sila dumaan at ngayon nasa baliwag na. Tumawag ang mahal na Apo, on the way na po sila, nasa baliwag na. Buhay po ba ang Diyos? Handa po ba kayo maghintay? Habang nagbabahagi po ang ating mga kapatid, kanina po kay kapatid na Boyet, at kasunod si Mami Beth, at ang ilan pa nagbahagi. Nakatuon po ang aking pagninilay yung araw na ito na ang ating mahal na ina ay yung assumption, yung pag-akyat ba sa langit, Mami Beth? Yung pag-akyat po sa langit ng mahal na ina. Sa katotohanan po, yun ay isang kaparaanan na pinatupad ng ating Diyos para tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa. Amen po ba yun? Sa madaling salita po, kung ating pong bibigyan ng tuon, ako mismo sa aking sarili, nang mapagnilayan ko po yun kanina pagising ko po sa umaga, nagpuri po ako sa Diyos. Sapagkat doon ko po nakita na ang ating Panginoon ay walang itinatangi, subalit mayroon siyang pinipili. Amen po ba yun? Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay pinili upang sa dakong ito, tayo maghintay, magbata, at kamtin po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Sa kaparaanan po na dulot ng ating Panginoon, kung ating pong pagninilayan, ang mahal na ina, siya po ay pinili ng ating Ama upang sidlan ng kaukulan na sa kanyang sinapupunan na walang nasira na kahit na ano. So ibig sabihin po, kung ating pong bibigyan ng tuon, sadyang makapangyarihan ng ating Diyos na sa pamamagitan ng Espiritu, hambing po ngayon kayong nakaupo kung kanina pa po kayo nakikinig, magagawa din po ng Ama na ipasok sa inyo ang kagalingan na walang masisira sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. Ang mahal na ina ng pinili ng ating Ama, hindi tinura ng Ama na kailangan ito yung nakamtan mo, ito yung natapos mo, wala po siyang criteria. Amen po ba yun? Subalit doon sa kaparaanan na yon, ang Ama ang nakamasid na siya ay mabuting tao. Amen po ba yun? So sa oras din po na ito, kung tayo po'y namasdan ng Ama na mabuting tao at matapat sa Kanya, maaari din siyang ibigay ang hambing sa mahal na ina. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At higit sa lahat, sa pamamagitan po ng kagandahang loob ng ating Diyos, sabi ko nga po sa aking sarili kaninang umaga, pinatunayan lang ng Ama na sa pamamagitan ng Anak, sa pangalan ng Kristo, at sa kaparaanan ng kapangyarihan banal na Espiritu na may piniling mahal na ina, pinatutuhanan din ng Ama na hanggang sa panahon ngayon ay sadyang gumagamit siya ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun?
walang pinagkaiba po sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Na sabi ko nga po sa inyo, kaya marami ang hindi nagtitiwala sapagkat sa unang buhay ay maaaring kilala nila si Apo Kunching. Subalit, nang dahil ang ama ang nakakilala kay Apo Kunching, ipinagkatiwala po niya na pagkalooban ng karunungan ng ang banal na espiritu ibigay sa kanya, ipagkaloob sa kanya upang gamitin naman po sa ating lahat. Imposible po ba yon? Hindi. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita mga kapatid, sa aking pagninilay na malalim po kaninang umaga, sabi ko nga po sa Panginoon, kung wala nga po ang karunungan na bahagi ng Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi rin po namin ito maaabot. Subalit pinangangalandakan po namin sa inyong ihayag upang maabot din po na inyong kaisipan. Sapagkat ang ating Panginoon ay pinatutuhanan lang po talaga niya, maging sa aking sarili, pinatutuhanan niya na tayo po ay may silbi, na tayo po ay may kabuluhan kung bakit niya tayo nilikha. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At sa kaparaanan din po na kung paano ating Panginoon ay pinahintulutan po niyang isilang sa payak na lugar at pagdaka ay pinahintulutan na mag-suffer po, ng mag-sacrifice at pagkatapos ay pinatay and then after 3 days na buhay. Yan lang po kung ating pagninilayan. Isang katotohanan na hindi kayang pabulaanan ng ating Ama ay sadyang mapagmahal. Buhay po ba ang Diyos? At sa kaparaanan po ng mga kaganapan na nauna sa ating Panginoon, sa Maria at sa iba pang mga ninuno, hanggang ngayon po nakikipag-ugnayan ng Diyos. Amen po ba yun? At yun ay sa pamamagitan ng Espiritu. At kung atin pong susuriin, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ay tuwiran po natin nasisilayan ang bahagi ng Diyos. Amen po ba yun? Na sa pamamaraan na ganito, na pinahintulot ng Ama na magkaroon ng gawain, gamitin ang ating mahal na Apo Kunching, at tayo'y natipon sa dakong ito na hindi naman tayo magkaano-ano sa bilang tao. Subalit lang dahil sa Espiritu, iisa na lang po tayo sa dakong ito. Amen po ba yon? Kaya sa madaling salita mga kapatid, yun pong pakikipag-ugnayan ng ating Ama sa mga kaparaanan na ganito na pinakita sa ating mga mata, pinadama sa ating puso, na sa kasalukuyan ay may ginagamit na tao sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ibig sabihin, may plano ang Ama sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. Kaya kayo po may mga karamdaman, kung ano pong mayroon kayo ngayon, huwag po kayong malumbay. Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, ano ang hindi niya kaya? Ang lahat ay kaya niya. Kaya kung tutuon lang po natin ang isip po natin doon sa kapangyarihan na nagagawa ng ating dakilang Ama sa pangalan ng kanyang bugtong na anak at tayo po ngayon sa panahon ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sabi nga ni Tito Boyet, palawakin natin ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos sapagkat higit po siyang malawak kaysa sa mga problema natin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang katotohanan. Sa katotohanan lang po, maging ako po sa unang buhay, akala ko po noon, sa unang buhay, siguro po kung hindi po ako binigyan ng ating Panginoon ng pag-iingat, siguro po, baka hindi na rin po niyo ako nakita sa oras na ito. Amen po ba yun? Sapagkat kapag ikaw ay punong-puno ng problema sa unang buhay mo na hindi mo kilala ang Diyos, walang isang maaari mong gawin kundi ang wakasan ng buhay mo. Buhay mo ba ang Diyos? Subalit hindi nga po pinahintulot. Maging kayo rin po sa oras na ito. Bakit kayo naririto? Sabi nga ni Mami Beth. Sapagkat, bakit kayo naririto? Dahil, tinawag po kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Amen po ba yun? At dahil tinawag po tayo ng Diyos sa dakong ito, ibig sabihin, paglilingkuran tayo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po siya kabait na Ama. Nasabi ko nga kaninang umaga, napakadakila mo. Tama po yung sinambit ng isang caps. Wala tayong dapat gagawin kundi magpakabuti. Amen? Sapagkat sa bawat araw, sabi ko nga po, hindi man namin matularan ang hambing sa mahal na ina. Subalit yung karampot lang na madaling ibigay sa iyo ng Diyos para matularan mo ang mga katangian na mga pinili po niya na mga nilalang sa sandaigdigan. Maging isa po tayo kung paano sa dakong ito may isang Apo Kunching na pinilit kinalugdan, tayo rin po ang mga tao na anak ng Ama ay maaari din po niyang piliin at bigyan ng kaukulan upang pagalingin, busugin, at higit sa lahat ay buhayin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po natin ituon mga kapatid,
nabatid po naming lahat na ang bawat isa sa inyo may mga dinadala. At syempre po, naroon po yung, sabi ko nga po, yung pananabik at pagkainip. Pananabik sa gagawin ng Diyos, pagkainip doon sa gagawin ng Diyos. Kaya, kailangan po siguro mas lamang na manabik tayo sa gagawin ng Diyos. At huwag natin pakikinggan yung tayo mainip. Eh po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon, walang sino mang makapagsusuhol na ngayon din ay pagalingin mo ako. Hindi pwede yun. Sapagkat siya ang nakakatarok ng kanyang kapangyarihan at siya rin ang nakatatarok kung ano ang dapat ibigay sa ating lahat. Boy po bang Diyos? Bakit ko po nasambit yun? Hindi po yun isang pangaral. Kundi, sa kaparaanan ng bawat mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, magiging malawak lang po ang pangunawa ng bawat isa kung ang bawat mensahe po ay bibigyan po natin ng tuon. At sa pamamagitan ng tuon na ito, kung susubukin po natin sa ating mga sarili na yun ay gagawin natin, nakikita nyo po ang kaukulang magagawa ng Diyos sa buhay nyo. Amen po ba yun? Nasabi nga, may kasabihan ng tao, kung hindi ka magtitiwala, ay hindi mo malalaman ang totoo. Amen? Kaya mga kapatid, magtiwala po tayo sa hindi natin nakikita. Na kung paano ang ating Panginoon pinili ang ating mahal na Apo Kunching upang daluyan po niya ng kanyang espiritu upang tayong lahat sa oras na ito ay paglingkuran ng ating Panginoon. Boy po ang Diyos! Sa makatwid po at sa madaling salita, tayong mga anak ng Ama hanggang sa mga oras na ito na nakaupo po tayo sa ating mga silya, hanggang sa oras na tayo na humihinga, sabi nga ni Mami Beth, lahat ng partes ng ating katawan, alam ng Panginoon kung saan tayo may kulang, alam ng Panginoon kung ano yung dapat nating kamtin, at alam din ng Panginoon kung anong dapat niyang ibigay. Boy po ba, Diyos? Kaya, mga kapatid, napakasarap po na sa bawat araw, sabi ko nga po, ganun po pala, kasimple na, na walang pinagkaiba, pag kilalang kilala ka na nga ba ng Panginoon, wala ka nang sasabihin pa sa isip mo o sa puso, sa bibig mo, na ito yung gusto ko. Kundi, ang Diyos mismo, ang magbibigay niyan sa'yo, magugulat ka na lang, ito na pala yung bigay mo sa akin. Amen po ba yun? Nararanasan niyo po ba yun? Kamtid niyo po na maranasan ninyo. Kahit po sasabihin natin na sa simple po naming pamumuhay, kami mga alagad, mga cops, sa napakasimple at payak na pamumuhay, sadya pong na ipapangalandakan po namin ang ginagawa ng Diyos sa aming buhay. Sapagkat, hindi kami maaari maghabi ng salita para akitin lang namin kayo, kundi ang kaukulang pinalalahad po sa inyo at ipinahahayag sa inyo ay sarili po naming karanasan, sarili naming nararamdaman, at tuwiran naming tinutupad sapagkat ang gusto po namin kaming lahat ay makaganap sa kalooban ng ating Panginoon. Boy po ba ang Diyos? At sa kaparaanan po na hindi man pagdakakarakaraka ang bawat isa'y makatanggap, si doon sa paghihintay na sa oras na ito, gaya ng mga, ng kayo po na naririto, ang ating mahal na Apo ay kasalukuyan, baka nasa San Roque na po, ano po, at maya-maya andyan na. Habang naghihintay po kayo, na sabi nga, ang ating Panginoon sa kanyang paglalakbay, nasisilayan po niya kung sino yung may pangangailangan sa araw na yon at sa oras na yon, minuto man o segundo ng buhay niya. Nakamasid po yan. Kaya walang malilihim. Amen po ba yun? Subalit, dumarating po sa atin bilang katauhan yung takda na maaari mo bang ibigay mo na sa akin ngayon din? Dumarating po yun sapagkat naroon ngayon pagkainip. Subalit kung wala po palang pagkainip, hihintayin mo yung gagawin ng Diyos sa'yo nang may galak. Boy po ba ang Diyos? Kaya malay niyo po sa oras na ito, habang naghihintay po kayo, naroon sa isip niyong kumakalaman ang sikmura niyo, nararamdaman niyong nagugutom na kayo, at laman ang isip niyo saan na kaya banda si Apo Kunching. Alam niyo po, alam po ng Diyos yun. Kaya minsan po, maaari din po tayong subukin na sa ating paghihintay dahil nababatid ng Diyos na ikaw ay naiinip, lalo po niyang pinatatagal. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya hindi po talaga kayang linlangin ang ating Panginoon. Kaya minsan naman, dahil alam ng Diyos na ikaw ay may galak naghihintay, magulat ka na lang, eto na pala. Ganun lang po. Nakaganun lang po kasimple sapagkat sabi ko nga sa Panginoon, Ama, sa dating buhay po, hindi ko akalain ni sa hinagap ng aking isip na kita'y mapaglingkuran. Ni sa hinagap ng aking bunbunan o anuman sa aking kartis ng katawan, ay hindi ko naisip na kita'y paglilingkuran. Subalit, salamat sa iyo sa
sapagkat ang inisip mo at linano mo para sa akin ay hindi ko naisip kailanman. Subalit lang dahil ang Diyos ang gumawa ng plano, hindi man gusto ng katawan mo, hindi man hiningi ng isip mo, hindi man dinaman ang damdamin mo, wala kang magagawa kundi sumunod sa Kanya. Bravo po, Diyos! Kaya, mga kapatid, kayo po, kami bilang mga alagad at caps na nagpapahayag po sa inyo, hindi po namin sinasambit sa inyo na maging alagad din po kayo at caps, kundi doon sa kaparaanan, nakagaya po niya, nakaupo po kayo, tagasunod, pasyente, ang sarap-sarap pong damhin, sapagkat sa katotohanan lang po, bilang isang alagad, marami rin pong pinagdaanan, hindi po exempted. Amen po ba yun? Subalit, mas masarap po ang buhay ng mga naghihintay. Halimbawa, may sakit ka lang, o dili kaya ay naghihintay ka dahil gusto kang pagalingin. Yung mga kaparaanan po na ganun, kung inyo po ang pagninilayan, walang demand sa inyong God. Wala pong demand si God sa inyo sa oras na ito. Kundi ang gusto lang niya, maramdaman niya sa puso niyo na matapat kayo na naghihintay sa Kanya. Bravo ba, Diyos? Samantalang kami po, dahil tinatakan, nahinirang ka, caps ka, alagad ka, kailangan gawin mo ang para sa Diyos sapagkat lagi po siyang nakatingin. Amen po ba yun? At maging sa inyo man po ay nagmamasid, subalit ang ating Panginoon ay mahabagin. Amen po ba yun? Kaya, huwag po kayong manimdim sa inyong mga nararamdaman. Mayroon sa inyo dyan, may mga sakit sa loob ng tiyan. Mayroon sa inyo dyan, nahihirapan ang pagdaloy ng dugo sa ugat. Mayroon sa inyo dyan, ang daming problema, wala silang karamdaman sa katawan, subalit punong-puno ang laman ng isip. Mayroon sa inyo dyan, ang daming-daming nakatusok sa puso nila. Mayroon din po sa inyo dyan na iniisip kung paano kaya ang buhay nila sa sunod na panahon. Mga kapatid, lahat po yan dumaan sa buhay namin. Boy, po ba, Diyos? Totoo po yun. Lahat po yan nang iniisip nyo ngayon kung ano yung gusto nyo sa katawan nyo, dumaan din sa aming buhay. Subalit ng dahil, ginawa po ng bawat isa bilang mga hinirang na tumupad sa Diyos, ay lahat po nang yan ginamot ng ating Panginoon. Boy, po ba, Diyos? Kaya, anong paanyaya ng ating Panginoon? Mga kapatid, huwag po natin siyang tatanggihan. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, hindi nyo makikita na mabibigyan kayo ng imbitasyon kagaya ng tao. Naalala ko, bahagi na ito ni kapatid na Beth noon pa. Hindi kailangan na bigyan kayo ng sobre na iniimbitahin kita bukas magkita tayo. Hindi po. Anytime, everywhere, maaari kang imbitahan ng Diyos. Boy po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat minsan po, sa paglalakbay natin, ang purpose po natin ay may tutunguhan, subalit may kaganapan para tayo magnilay. Amen? Sa pagkakataong pong ito, sabi ko nga, nakita ko si kapatid, nung siya'y nagbahagi sa gitnang ito, wala po nun si Apo. At dumatal yung takda, umusad ang araw, nakita niyo po si Apo. At ngayon muli, wala si Apo. Naghintay po siya. Yun lang po, pag nilayan niyo po, lahat po ng kaganapan na yan, maaaring test ni God sa bawat isa. Boy po ba ang Diyos? Sapagkat, wala nga pong makahuhuli kung ano ang gusto ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba yun? Kaya tayo po mga tao, na nilikha po niya, higit po siya nakababatid. Kaya hindi po siya pwedeng linlangin. Hindi rin po siya pwedeng dayain. Sapagkat laman pala ng isip mo, laman ng puso mo, kaagad makikita niya at mararamdaman niya. Boy po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Sa loob ng magwawalong taon na paglilingkod sa dakong ito, salatman sa lahat ng bagay, kung pagninilay, pagmamasda ng tao, subalit, maging makatotohanan ako sa inyo, ang sarap-sarap po ng buhay namin ngayon, na kung atin pong bibigyan ng malalim na pagsusuri, maaaring sambitin ng iba, na kung ano yung iniwanan niya noon ay nasasarapan siya, at ngayon ay nahihirapan siya dahil naglilingkod siya, mali po yun. Kung ano man ang iniwanan mo sa unang buhay mo, at pinaglingkuran mo ngayon ang Diyos sa panahon ngayon, alam niyo po, mas masarap po ngayon. Sapagkat, mararamdaman mo na kung saan ang mahina ka, kaya kanyang palakasin. Kung paano ka nabibigo, bibigyan kanya ng tagumpay. Kung ikaw ay lumuluha, bibigyan kanya ng saya. At kung anong kulang sa'yo, kaya niyang punuan. Samantalang sa unang buhay, lahat ng yan hinahanap mo pa bilang tao. Boy, boy, Diyos! Kaya mga kapatid, mamili po kayo
masarap pong magpakabuti. Hindi ko po sinambit sa inyo na kami ganap na, nagsusumakit pa rin sa bawat araw na makatupad sa kalooban ng Diyos, ayon din po siya sa kanya sa kaloob sa amin. Na sa kaparaanan po niya, hindi namin maaaring sakupin ang lahat. Kundi kung ano lang po yung atas sa amin, doon lang kami dapat mag-focus. Amen po ba yun? Sapagkat magiging, magkakaroon po ng conflict kapag marami po kami dadalhin. Kaya sa ngayon po, bilang mga alagad, para po sa akin, nakafocus po kami ngayon doon sa kung ano yung gusto ng Diyos sa aming paglilingkod. Amen po ba yun? At alam ko po, ganun din po ang ating mahal na Apo at mga Kaps, maging kayo rin po bilang mga tagasunod, mga may karamdaman, mga pasyente, i-focus po natin sa pinaka-highlight ng yun ay ang ating amen po ba yun? Kaya, sa madaling salita, mula sa araw na ito, mga kapatid, na narinig niyo po ang pahayag ng aming mga kapatid, ang bahagi po ng bawat isa na makatotohanan at tuwirang karanasan sa bawat buhay, kaya ayaw po namin ipagkait sa inyo. Sapagkat, kung dumarating man sa puso nyo na punong-puno ang galit ang puso nyo at parang ayaw nyo na mabuhay, dumating din sa amin yun. At kung dumarating man sa inyo na walang-wala kayong pera, na hindi nyo alam kung saan kayo maghahanap, dumating din sa amin yun. Siguro nga, sa iba, hindi dumarating yun. Subalit, kasinungalingan, kung sa kabila ng yang... May mga karamdaman man, huwag po tayong manghinawa na laging humingi sa ating Panginoon. Subalit, huwag po yung paghingi na aapurhem po natin siya. Kundi, ipakita po muna natin, mag-deposit muna tayo. Ano po? Iyon ang kailangan. Kailangan natin mag-deposito sa ating Panginoon. At kapag nakapag-deposito na po tayo, anytime, kung gusto nyo mag-withdraw, makaka-withdraw kayo. Muli, magandang umaga sa hapong ito. Maraming salamat po, Mami, sa inyong pagbabahagi. Buhay po ba ang Diyos? Talagang inip na inip po ang bawat isa, no? Maghintay lang po ang bawat isa sapagkat daratal po ang ating minamahal na Apo Kunching. Salamat po sa lahat po ng nagbahagi sa araw na ito. May natutunan po ba kayo? Sino po ang may natutunan? Pakitaas nga po ng kamay ang may natutunan at may natanggap. Pakitaas po. Ngayon po ang bawat nagtaas ay titindig sa harapang ito upang ibahagi po sa ating Panginoon kung ano po ba ang natanggap ninyo sapagkat tuwirang magagalak siya kung maririnig niya at madarama niya kung ano nga po ba ang natanggap niyo sa dakong ito. Andiyan na po ang ating minamahal na Apo Kunching. Habang tayo po ay naghihintay, nasa po ng Ama na mapakinggan sa mga anak niya kung ano nga po ba ang natanggap ninyo sa mga oras na nagbahagi po ang ating mga kapatid. Kapatid, maaari po ba kayo magbahagi? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang masasabi ko po sa narinig kong lahat na nagsipagbahagi na pinagnilayan ko ang bawat sinasabi nila. Na ang sabi nga po, nasa pagtitiis at nasa pagbabata ang biyayang ipagkakaloob ng Ama. Hindi po ba? Kung tayo po yung naghintay, nga at nagbata, sigurado po, makakamit po natin yung biyaya ng ating Ama. Kaya po ako sa akin,
sa mga narinig ko po, lalo na po sa kay Mother at kay Mami Beth, na tayo daw po ay maging tiwala na tayo ay diringgi ng ating mga hinihiling sapagkat tayo ay matamang naghihintay ng kanyang pagdating. Kaya po sa pagdating ng ating Ama ay sigurado na po na may makakami tayong biyaya. Huwag lamang po tayong magmadali, sabi nga po nila, sapagkat pag tayo hanggang nagmamadali, lalo pong lumalayo yung biyaya sa atin. Kaya tama lang po na hintayin natin na may katapatan at pagmimithi. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid. Nasaan na po yung mga ibang nagtaas ng kamay kanina? Wala na po. Sige po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga alagad, sa mga choir, sa mga pasyente, sa mga tagasunod, sa IDT, at sa mga kapatid ko pong kaps, ipinaabot ko po ang isang magandang umaga sa inyong lahat. Una po sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Ama, sapagkat nilaob niya na ako'y makatayo muli sa inyong harapan upang makapagbahagi sa aking narinig. Tunay pong napakabuti ng Ama. Mula po kanina na yung ating mga kapatid ay nagsisipagbahagi, kung tayo po ay nakinig at nilasap natin ang mga andiwa ng kanilang mga salita ay mapupuno tayo ng biyaya at lalalim ang ating pananalig pagmamahal sa Diyos. Minamahal kong mga kapatid, doon po sa isinyer ng ating Mami Beth na panawagan sa atin, doon po sa bagay na kung ang mataro po natin ang nagiging sanhi ng ating ikapagkakasala, mabuti pa rin pong bunutin natin at itapo natin sa kalawakan kesa umuwi tayo ng buo na hindi naman tayo magiging karapat-dapat sa ating Panginoon. Kung ang kamay raw po natin ang siyang magiging sanhi, mabuti raw pong putulin at itapon sa kalawakan para raw po hindi raw po baling tayo ay umuwi sa Kanya nang kulang ang ating katawan kesa buwang ating katawan na hindi naman tayo magiging karapat-dapat doon sa Kanyang kaharian. Dito naman po sa sinabi ng ating Mother of the House na ang pananampalataya raw po ay isang napakasarap, sabi po niya. Dahil ang pananampalataya raw po na may kalakip na pagmamahal, eh hambing daw po sa pagtalon sa isang bangin na hindi mo nakikita yung iyong tatalunin, pero sigurado mo na sa kabila ng kadiliman, andoroon ang kaliwanagan. Minamahal kong mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, tayong lahat ay naghahangad na magkaroon tayo ng malalim na pananalig at pananampalataya sa ating Ama. Dahil sinasabi po, tayo raw pong lahat ay makasalanan.
wala rin po sa atin na banal, kung hindi ang banal lang ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po. Tayo pong lahat ay wala noong malalim na paniniwala. Pero tayo po namang lahat ay alam ko na naghahangad ng magkaroon ng kahit na lang po gagabutil ng mustasa na paniniwala at pananalig sa Kanya. Dahil ang sinasabi po ng Ama, eh magkaroon lang doon po tayo ng kahit na lang singlaki ng butil ng mustasa na pananalig at pananiwala sa Kanya. Maaari rin po natin sabihin na ang puno ng sikamorong iyon ay mabunot at matanim sa gitna ng dagat ay mangyayari. Minamahal kong mga kapatid, kung ating pagninilay-nilayan, gaano kaya kalaki ang butil ng mustasa na ninanais natin, ninanasa natin na makabahagi tayo noon. Pero ang Ama po, napakamapagmahal. Ang Ama po ay napakamauunawain. Ang Ama po ay napakamapagbigay. Hindi po mahalaga sa Ama yung tayo ay paminsan-minsan nadadapa. At sa ating pong pagkadapa ay binigyan po tayo ng magandang ehemplo na siya man po ay nadapa rin. Sa unang pagkadapa po niya, ipinakita po niya sa atin na kung sakaling tayo ay madapa, muli tayong bumangon. Muli nating ituwid yung ating naging pagkukulang para makalakad tayo ng maayos. Minamahal kong kapatid, hindi mimisan, makalawa, makaitlong beses na siya ay nadapa. Pero mga kapatid, hindi po nangangahulugang nadapa siya dahil sa bigat ng kanyang pinapasan. Nadapa po ang ating Panginoon para lang ipakita sa atin na kung tayo ay madapa, kung tayo ay magkamali, kung tayo ay magkasala, muli tayong bumangon at ituwid natin yung ating naging pagkakasala para maging karapat dapat tayo sa Kanya. Minamahal kong mga kapatid, gusto ko pa po sanang magbahagi, pero para po atang inaantok na kayo eh. Tahimik na tahimik po kayo eh. Mga kapatid, gising pa po ba kayo? Ayun, salamat naman po. At kayo pala ay gising na. Ako po ay tuwa-tuwa pagka nagbabahagi at naririnig kong nagpapalakpakan kayo dahil patunay lang po na kayo ay gising pa. Yun po ang napakasarap. Yung sa kahit sinong nagbabahagi, kapag ka po kayo ay nakikinig, alam ko po na nakapupulot kayo kahit alam kong kakapraso. At doon po sa ganda, mula po kang ina, lahat po nung nagsipagbahagi, talagang napakagaganda. At kung maganda man po yung nagsipagbahagi, lalo naman po magaganda yung nangagsikanta. Abay, ako nga po ang totoo, hindi marunong kumanta, pero kang ina, konti na ring magaya. At doon tumula po si kapatid na Lando. Abay, ibig-ibig ko na rin po tumayo para tumula. Dahil nung araw po na aking nag-aaral, eh nakatutula rin ako kahit bahagya lang. Eh pero dala po nung aking kagalakan, nagpasalamat na lang po ako sa Diyos at merong mga taong nagpapaalala sa atin ng mas magagandang bagay. Yung mga bagay na hindi natin dapat kalimutan, eh naalala natin. Mga minamahal kong kapatid, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.